Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang tanghali po para sa ating balitang halian. Tingnan natin po ang ating mga kakalsadahan, yung mga napaka-busiest na mga kalsada. Ang Balintawak Toll Plaza, tingnan natin, ayan. Medyo hindi naman ganun, no? Passable naman siya. Although, nagkakaroon lang ng pag-siksikan dun sa banda sa bayaran, eh. Yun, ARPID. Kailangan handa yung mga ARPID natin. I-check po natin kung ano ang mga ano natin, ha? Yung mga, kung meron pa tayong balance, eh. O kumusta na ang balance ng inyong mga budget para sa ARPID. Mga pulang lupa, Balinsuela, passable po. Nako, ang bilis po ng takbo. North and southbound. Ang Mindanao Toll Plaza. Ayan, medyo may pagbagal dito sa papuntang southbound. May Kawayan, passable po, dire-diretso ang mga sasakyan. Ganun dun naman ang Bukawe Toll Plaza. Ang San Fernando sa mga ganitong panahon po ay wala kayong makikitang pagbagal. Mabibilis ang mga sasakyan, ibig sabihin walang traffic. Ang medyo mahaba, marami dyan sasakyan, ang May Kawayan at ang Balintawak Toll Plaza. Okay, tingnan muna natin ang balita natin mula sa ating Katotong July. Katotong July, kamusta? Yes, good morning, Tita Pe. Alam mo, naging palaisipan pa rin sa Bureau of Customs paano na lumabas itong tinatawag na Sheron Bukate. Yung nagkakalaga ng 164 million. Na pag-aari ito ng isang foreign national. Okay. Na ngayon ay lumabas ito na walang hindi nagbayad ng tamang duties and taxes, no? Tamang buwis. Mm-hmm. At bumayolate ito sa Customs Modernization Act. Ayon pa rin sa Bureau of Customs, kanilang isiyasapin kung sino ang mga nasa likod na nasabing bukate. Na ito ay napakamahal to, eh. Dapat kung ito ay magbabayad ng duties and taxes, itape. Mahalagang 364 million ang isa niyan. Pero ang problema, dapat nakapasok sa gobyerno yun kung nabayaran yun. Pero ang problema, nailabas to na hindi malaman na kabilahanan. May nagsabing peking dokumento. Ngayon, maraming ulong gugulong dito, itape. Kasama na dyan ang Bureau of Customs at saka ang Land Transportation Office. Kung paano na rehistro to na parang walang kabog-abog, no? Hindi man lang nila tinanong kung anong klaseng ano to at nailabas to. So yun, yung isa ay yung dalawa na ano na eh, no? Yung isa, pero ito pag-aari na parang isang Vietnamese or Chinese or what else, no? Etc. Pero malalaman natin to talagang masusing iniimbestigahan ito ng Bureau of Customs. Para malaman natin kung sino talaga ang may-ari. Nagpalabas. Oo, may-ari. At nagpalabas nito. Mm-mm. Kung bakit nailabas to na walang kaano. Meron tinatawag kasing gano'n, yung swing. Mm-hmm. Swing releasing, yung parang dinuyan lang na walang dokumento. Maraming ganyan sa custom. Maraming yan. So, lugi na naman tayo doon, di ba? Oo, kaya nga, biro, 364 million ang bawat isang bukate na duties and tax na babayaran sa gobyerno. Pag naipasok mo, malaking buwis yun para sa ating pamalaan na ating kape. Oo. At nagkakalaga ng isa neto ay 164 million. Laki. Eh, sino makakabili yan? Eh, kahit na congressman, di kayong bili niya kung bilang korap, di ba? Oo. Kaya ito, yun. At malalaman natin to at aking ipapalo up sa Bureau of Customs kay DEPCOM Jet Marunilla, yung spokesperson nila, kung ano talagang bakit na ilabas to na parang espiritu, no? Parang bula. Mm-hmm. Na wala man lang at nagugulat ka, lumabas na lang ito. Kung walang
nakapag-tip sa Bureau of Customs na mayroon palang ganitong kargamento na naubod na mahal na kotse. Eh tayo, wala tayong pambili. 60,000 wala. Na kotse na mamuren. Wala, hindi ba, Tita Pe? Oo. Eh yan, 164 million. Sino bibili niyan? Oo, oh, eh wala. Tagirap ang Pilipino pagdating sa ganyang bagay. So yun lang yung update para sana sabing Bukate na pinalapas ng pinalabas sa ating Bureau of Customs na wala mga kaukulang papeles. At malalaman natin, ito yung violation sa customs, sa paglabag sa Customs Modernization Tariff Act. Para sa kakampi online, July 2, Doc Reporting. Ayan, di ba? Investigasyon na naman. Ako, napakadami talaga ng problema ng bansa ko Pilipinas, ano? Di ba? Okay. At para sa ating ulo ng mga balita, four piece papalakasin pa versus inflation ayon sa Pangulong Marcos. Presyo ng pangunahing bilihin posibleng tumaas ayon sa Department of Labor and Employment. 4.3 million Pinoy inalisan ni Senator Amin ang four piece ayuda noong 2023. Barko ng MV Pascak pumalya sa laot, mga pasahero inalalayan ng PPA. Tension sumiklab sa anti-illegal parking operation ng MMDA. Pinaigting naman ang suporta sa LGBTQIA plus, tiniyak ni Mayor Joy. Driver kinatay ng kapwa driver. Facebook page Valenzuela Police na hack. Hala, ingat-ingat po tayo dyan, ano eh. Para sa kabuuan ng ating mga balita, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa National Economic and Development Authority or NEDA, Philippine Statistics Authority o PSA, at sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na pag-aralan ang mga paraan partikular sa Pantawid Pamilya Pilipino Program o PORPIS na tumugon sa epekto ng inflation sa mahihirap ng mga Pilipino. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ng DSWD Secretary Rex Gatchalian na ginawa ng Pangulo ang kautusan sa ginanap na sectoral meeting. Isa sa mga inatasan niyang pag-aralan naman nito ay paano huwag ma-diminish o mabawasan yung halaga ng mga financial assistance or grants na binibigay sa ating mga mahihirap na kababayan. Yan ang sinabi ng ating kalihim na si DSWD Kalihim Gatchalian. Sinabi pa ni Gatchalian na ginagawa lahat ng economic team para mapababa ang inflation. Subalit habang ginagawa ito ay kailangan pa rin kaakibat na protektahan o pagprotekta sa peso value ng mga grant na ibinibigay ng pamahalaan katulad ng lima lamang ng four piece at iba pang mga programa na nakatuon sa pagbibigay ng social protection sa pinakamahihirap nating kababayan. Samantala, nakipag-unayan na din niya ang DSWD sa NEDA at PSA para makahanap ng best index na magagamit para makapag-adjust ng government grants. Ayon pa sa kalihim na pinamamadali na ni Pangulong Marcos ang naturang pag-aaral dahil gusto nito na sa ngayon sa ilalim ng kanyang termino dahil sa bagong Pilipinas ay hindi pinag-uumaga ang trabaho. Naintindihan ba natin yung pinabibilis, pinamamadali ng ating Pangulo ang pag-aaral at pagsasaayos ng four piece. Nagbabala naman kahapon ang Department of Labor and Employment o DOLE hinggil sa posibleng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa kung matutuloy ang isinusulong na 100 legislated hikes sa daily minimum wage.
Ayon kay Dole, Secretary Bienvenido Laguesma, bagamat ang aumento sa sahod ay makapagpapalakas ng purchasing power ng mga manggagawa, maari rin naman aniya itong magkaroon ng impact sa mga micro and small businesses. Paliwanag pa nito, karamihan daw sa mga negosyante sa bansa ay nasa ilalim ng maliliit na kategorya. Meron aniya sa mga ito ay maaring kayanin ng wage hike, ngunit mayroong din namang hindi kakayanin. Kaugnay nito, sinabi ni Laguesma na naghahanap sila ng mga posibleng intervention upang matulungan ang mga micro and small businesses sakaling madagdagan ang 100 na minimum wage. Nais aniya na matiyak na walang mga manggagawa ang mawawala ng trabaho sa kabila ng financial impact ng posibleng wage hike sa kanilang mga employers. Ani Laguesma, sa datos ng Philippine Statistics Authority, mayroong mahigit 4 na milyong minimum wage earner ang nasa bansa. Pakinggan muna natin ang balita mula sa labas ng ating himpilan. Katotong July? Yes, Katotong Te o Tita Te, lumabas sa SWS survey at yung isa pang nakapag-survey na sana raw ay payagan ng pamahalaan na makapag-imbestiga itong ICC, National Criminal Court, no? Mm-hmm. Doon sa nangyari mga drug wars, drug war nung panahon ni Digong Duterte. At ay sa kanila, marami tayong mga kababayan na sang-ayon sila para maging independent body yung batas na yon. At mabigyan ng katarungan yung mga nabiktima na nasabing tukhang. Naalala mo yan, di ba? Tikape. Tukhang. Oo, at talagang yun nga po. Ang problema, nung pinaalam ito kay Pangulong Marcos na hindi siya pumapayag uli maimbestiga niya, kundi bagkos hayaan na lang daw yung ating pamahala na meron naman daw tayong korte o justice, tarungan na dapat imbestiga niya na Tikape. Pero gusto naman ating kababayan, at inaano nila sa Kongres. Meron din mga congressman na sangayon dyan, ano, ha? Tikape. At gusto nila ibalik uli yung ating tinatawag na yung pakikipagkasundo dyan sa nasabing ICE. Uli, na pwede silang makailam sa mga bawat international human rights matter, no, Tikape. Pero inihintay pa rin yung ano. Pero ayaw kay Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos ay hindi pa rin siya sumasang-ayon eh. Para bang hindi malaman ang kadahilan, naguguluhan na lalo na yung in-interview kanina yung si Attorney Onde na dapat ng international human dapat daw ay pagbigyan naman ang kahilingan na ating pamahalaan para malaman natin kung ano ang dapat ipataw na batas o kaso dito sa sinasabing drug war, no? Yung gera ng mga addiction noon, nung panahon ni Digong Duterte. Kaya, Tita Pe, kung ikaw tatanungin ko, sangayon ka ba sa ganun na magkaroon uli ng ICC, ano rito, agreement? Oo naman, para mas maganda. Itong nasabing mga drug war. Mm-hmm. Ako, payag ako. Kung wala namang kasalanan tayo, di ba, bakit pa tayo matatakot? Ba? Yun nga, yun nga ang problema. Pero, ang daming sumasangayon. Kahit sa Senado, may ilan sa minority. Mm-hmm. Kahit sa Kongreso, mayroong minority rin black na talagang sangayon sila ma-open to. At hindi yun, nagkaroon dalawang punti ha, na napakalaking porsyento na ibalik na raw yung ipag-ugnayan natin sa International Criminal Court para magkaroon ng international human rights, no? Mm-hmm. Sa ating bansa na hindi lamang yung nagkakaroon pa tayo ng one man rule o tinatawag na parang nangyayari raw ay parang martial law. Pero hindi naman siguro ganun. Pero si PBBM, tinanong pa rito, medyo sabi niya, hindi siya sangayon pa sa ganun. Malalaman natin ito, Tita Pe, kung anong kasunduan dito ng ating bansa, no? Okay. Para sa anong sabing International Criminal Court Agreement. Para sa Kakampi Online, July Pudok reporting. Okay, at siyempre sa pagpapatuloy ng ating mga balita, ha,
halos nasa 900,000 pamilya o 4.3 milyong Pilipino na kabilang sa pinakamahihirap na bahagi ng lipunan ang hindi nakatanggap ng tulong mula sa Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps nitong nakaraang taon dahil inalis si Senator Amy Marcos ang pondo para sa kanila. Ayon kay ako, Bicol Representative Jill Bungalon, inilipat ni Senator Senator Marcos ang pondo para sa mga 4Ps beneficiaries sa assistance nitong individual in crisis situation. Ayon pa kay Bungalon, if we do the math, 13 billion pesos divided by 15,000 per household per year means 867,000 families or 4.3 million poor individuals got zero cash assistance from the Department of Social Welfare and Development. 4Ps program last year po ha. Thanks to Senator Amy, sabi ni Bungalon. Inilarawan ni Bungalon ang pag-alis ng pondo na malupit at kawalan ng konsensya. Ang 4Ps program ay isang conditional cash grant para sa mga pinakamahihirap na pamilya upang mapaganda ang kanilang kalusugan, nutrisyon at makapag-aral ang mga bata. Ayon kay Bungalon, nagsimula itong mag-usisa sa nangyari sa budget noong 2023. Dahil mayroong umanong nagreklamo kaugnay ng 4Ps. Ang pondo ay pinamigay umano ni Senator Marcos at ilang piling kaalyado niya gaya ng ni Vice President Sara Duterte. Sa halip na sa mga pamilya papasok ang 4Ps program. Ayon kay Bungalon, mayroon pa itong mga naririnig na ginawang paglilipat ng budget ni Senator Marcos. Subalit kinumpleto umano nito ang mga datos. Ayon pa kay giit ni Bungalon, Senator Amy takes issue with ACAP for ayuda para sa kapos ang kita program of the House of Representatives which will provide cash grant to our near poor kababayans. It's ironic that she even wants a Senate inquiry into ACAP when she should be the one investigated for the depriving the poorest of the poor of 13 billion last year. Yan po ang giit ng ating Bungalon, di ba? Ayan, di ba? Pa-check ka ng pa-check yun pala, ikaw din ay in-audit, no? Okay. Rumusponde ang Port Police ng Philippine Port Authority at mga kawani ng Philippine Coast Guard nang magkaaberya ang makina ng MV Fastcat M17 sa pantalang malapit sa Surigao. Nantalang biyahe ng naturang barko dahil sa engine failure nitong February 15 ngayong taong kasalukuyan. Dakong alas 6 ng gabi nang magmula sa Liluan Port ang naturang sasakyang pandagat at ilang metro na lamang ang layo nito sa rampa ng Surigao Port nang pumalya ang makina nito. Dakong alas 9 ng gabi nang masagip ng PCG ang 22 na mga naantalang pasahero na ligtas naman at nakababa ng sa Surigao Port kung saan nakaantabay naman ang Surigao Port Police na nagbigay ng karagdagang pag-alalay sa mga naturang pasahero. Ligtas din naman ang naibaba ang 63 na iba pang pasahero na karamihan ay mga truck driver at helper na nanatili sa loob ng sasakyang pandagat dahil sa kanilang mga truck o sasakyan. Dahil hindi agad ito naayos ang problema ng barko, alas 3 ng madaling araw ng Pebrero 16 nang maibaba ang mga natirang pasahero. Nagkatensya naman sa ginagawang clearing operation ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa Banahaw Street Veterans Village sa Quezon City. Ito'y nang umalma ang mga may-ari ng sasakyan sa lugar na pinaghahatak
ng mga tauhan ng MMDA dahil sa illegal parking. Nagsagawa kahapon ng umaga ang MMDA ng anti-illegal parking operation sa Veterans Village dahil sa mga reklamo laban sa mga sasakyang illegal na nakaparada sa lugar na nagdudulot ng pagbagal at traffic sa naturang kalsada. Sa apat na sasakyan ng isang residente doon, dalawa dito ang nahatakin sana. Subalit nagkaroon ng pagkakataon na ang car owner na matanggal ang kable. Sinabi ni MMDA Strike Force Cabelgo na ginagampanan lamang nila ang kanilang tungkulin dahil bawal. Bawal na bawal po ang magparada ng sasakyan sa mga kalsada. Kayo naman upang humupa ang tensyon sa lugar, hindi na hinatak ng MMDA ang mga illegal na nakaparadang sasakyan sa lugar matapos pairalin ang pasensya at pangunawa. Binigyang panahon ng MMDA ang mga car owners na humanap ng mas maayos na lugar para doon iparada ang kanilang mga sasakyan. Diliwanag naman ang pamunuan ng Barangay Veterans Village na ayusin nila o aayusin nila ang tungkol sa problemang ito tulad ng pagpapatupad ng ordinansa para maging on one-way ang kalsada at magkaroon ng one-side parking doon para maiwasan ang matinding traffic sa naturang lugar. Kuya Bayang, abangan ninyo po ha ang programa rito ng mga kababaihan. Pwede ba natin ipakita yon, RB, mamaya-maya? Yung trailer? Sige, hanapin na lang. Samantalang ipinangako ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang kanyang patuloy na suporta at pakikipaglaban sa karapatan ng Rainbow Community sa naturang lungsod. Ito ay sinabi ni Mayor Belmonte ng pangunahan ang ginanap na commitment ceremony na may 210 LGBTQIA+ couples sa Quezon City. Sa unang pagkakataon ay ipamahagi na rin ang Right to Care card ng QC-LGU sa unang batch ng 15 LGBTQIA+. Ito ang magbibigay sa kanila ng karapatang magdesisyon sa usapin ng kalusugan ng bawat isa. Si Mayor Belmonte ang nagsisilbing main sponsor ng commitment ceremony kasama si na Councilor Wency Lagumbay, Nanette Dasa, Alfred Vargas, Seminary at Outright Action International and Anti-Discrimination Right Champion Ging Cristobal. Ang LGBTQIA+ couples na sina Kaiser Estrada at Michael Enriquez. Samantalang pinagsasaksak hanggang mapatay ang isang driver ng kanyang kapwa driver nang magkaroon ng mainitang pagtatalo sa Quezon City kahapon ng madaling araw. Idiniklarang dead on arrival sa Quezon City General Hospital ang biktimang si Abraham Miliesa, 42 years old, tubong Negros Occidental, habang pinaghahanap naman ang suspect na si Juby Sumaylo, 40 years old. Sa pahayag naman ng saksing si Romel Suarez, 43 years old, nag-inuman ang biktima at suspect na magkaroon ng mainitang pagtatalo. Kumuha ng kutsilyo ang suspect at inundayan ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. At ito'y humandusay ang biktima hanggang sa tumakas ang suspect. Nagsasagawa na ng manhunt operation ang mga pulisya para sa naturang kaso. Kuhanin muna natin ang balita mula sa ating mula sa labas ng ating himpilan. Sir. Yes, Tita Peno, pinag-iingat ng Philippine National Police ang ating mga kababayan dahil lumalabas mga social media. Ito nga, nasabi nga mga bomb threat, no? Katulad yung sa Pangasinan, sa may Agno.
ay may nakita silang mga social media na meron daw mga bomb threat sa bawat usali ng ating pamahalaan, lalo na ang sikwelehan. Ayon sa provincial police office ng Pangasinan, mag-ingat tayo dito sa mga fake news, yung mga nananakot, no, titape, na nangangamba yung ating mga kababayan, lalo na yung estudyante, o ating mga, hindi lang estudyante, kundi ating mga kababayan na maraming pinalalabas sa social media. Nung nakarang, itong nakarang araw lang, itong Pebrero, itong buwan ng Pebrero, maraming lumabas na ganyan, di ba, titape? Oo. So, mayroon daw mga bomb threat. Totoo kaya, yan. Nakabang nyo nga, oo. Pero ngayon, nagsabi na ang Philippine National Police dyan mismo sa PTO ng Pangasinan na mayroon dyan lumalabas na maraming bomb threat daw na ipakakalat nila sa bawat lugar. Pero yun ang hindi makatotohanan at kailangan mapagmatsyag tayo at bantayan yung mga bagay niyan para hindi mabigla yung ating mga kababayan para sa siguridad matakot sa mga sa ganyang mga paglalabas nila ng mga fake news, no? Na yan ay talagang ayaw ng Pangulong Marcos yan eh. Sabi niya, pag sinabi raw fake news ang ating Pangulo para labanan yung mga yan. So yun, at pag-iingat para sa ating kababayan, ito'y panawagan ng Philippine National Police. Huwag maniwala basta-basta sa mga social media, kundi ang mahalaga magmatsyag, magbantay o maging vigilante laban dito sa mga nagpapalabas na bomb threat sa ating bansa. Para sa Kakampi Online, July Pudok reporting. Okay, at siyempre binabati natin sila Miss Arlene Manyalak. Yung mga taga-Taiwan, Lorna Capunes. Hello po sa inyong lahat dyan. At sa lahat ng ating followers. Samantala sa pagpapatuloy ng ating mga balita, Valenzuela City Police Station Chief Colonel Salvador Destura Jr. nagahack ang kanilang Facebook page nitong nakaraang Lunes. O ingat-ingat tayo ha! Ayon kay Destura, pansamantalang ilalabas ang kanilang update sa mga panawagan sa Public Information Office ng Valenzuela City Police Station hanggang sa ma-recover ang kanilang account. Ano nangyari po sa amin yan? Napakatagal. Ha? Bago bumalik, no? Diba? Napatid ng mga hubad na video at larawan ang lumalabas. Ganyan din kami. Lumalabas matapos ang ma-hack ang kanilang FB page ng kapulisan. Nila walang access sa kanilang account ang mga administrador ng FB page. Kaya't pinapayuhan ng publiko na huwag munang magdala ng anumang impormasyon o mensahe sa kanilang account. Matatandaan nitong nakaraang Pebrero, sinabi ng Department of Information and Communication Technology o DICT na ang hackers ay pinaniniwalaang nag-ooperate sa China. At pinapasok nito ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pamamagitan ng email at website na Mariin namang pinabubulaan na ng kanilang opisyal. Ayon mo sa DICT Secretary Ivan Uy, na handa namang tumulong ang mga China para sa kanilang investigasyon. Ay, salamat naman. Yan ang kabuuan ng ating mga balita. Tayo muna ay magpaalala mula sa ating himpilan. Magandang umaga po sa ating lahat. Weather update po muna tayo ngayong araw ng Wednesday, February 21, 2024. Sa ngayon po, patuloy pa rin ang pag-iral ng easterlies, or ito po yung hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko at patuloy pa rin umiiral sa malaking bahagi ng ating bansa. And kung makikita po natin sa satellite image, wala po tayong namamataan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility na posibleng magdulot ng malawakang pag-ulan sa anumang bahagi ng ating bansa. So generally, fair weather conditions pa rin po tayo ngayong araw sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Dapo po tayo sa magiging lagay ng panahon dito sa Luzon area. For areas po ng Northern Luzon, mababa yung chance na makakaranas po tayo ng mga pag-ulan. Samantalang pulo-pulo naman yung mga pag-ulan na mararanasan sa nalalabing bahagi ng Luzon area. So fair weather conditions pa rin po tayo ngayong araw, liban na lamang sa mga chance ang isolated rain showers or thunderstorms sa iilang bahagi ng Luzon area. Sa agwat po ng temperatura, asahan pa rin po natin ngayong araw yung makainitan sa mga piling syudad ng Luzon. So 33 degrees Celsius maximum temperatures aasahan natin for Metro Manila at may kainitan din po sa Tugigaraw na aabot
ng 34 degrees Celsius maximum temperatures. Maximum temperatures for Lawag, Tagaytay at Legazpi aabot ng 31 degrees Celsius, samantalang temperatura naman sa Baguio maglalaro mula 16 to 25 degrees Celsius. Gayon din po ang magiging lagay ng panahon sa Visayas, Palawan at Mindanao areas. Malaking bahagi po ng Visayas, Palawan at Mindanao makakaranas pa rin na mainit at maalinsangang panahon ngayong araw. Although sa northeastern portion ng Mindanao, pati na rin sa southern portion ng eastern Visayas, asahan po natin yung mataas na tsansa na maghapon ng mga pag-ulan dulot ng epekto ng easterly. So dyan po sa Surigao del Norte, Dinagat Islands, Surigao del Sur, pati na rin sa southern Leyte, asahan po natin yung mga kalat-kalat mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Para po sa temperatura sa mga piling syudad sa Visayas, Mindanao at Palawan areas, may kainitan pa rin ang inaasahan ngayong araw sa Calayan Islands. Maximum temperatures aabot ng 33 degrees Celsius, gayon din sa Davao, and 34 degrees Celsius naman maximum temperatures para sa Zamboanga. For Puerto Princesa, Iloilo, Cebu, sa Tacloban, pati na rin sa Cagayan de Oro, maximum temperatures maglalaro mula 30 hanggang sa 32 degrees Celsius. Sa kalagayan po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning na nakataas sa anumang baybayin ng ating bansa. Although inaasahan po natin yung moderate to rough or katamtaman hanggang sa maalo na karagatan sa areas ng extreme northern Luzon. So iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga planong pumalaot na may mga maliliit na sakyang pandagat. Hanggang sa darating po na Sabado, wala po tayong namamataan na low pressure area o bagyo na posibleng makaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. So magpapatuloy pa rin yung generally fair weather conditions sa mga piling syudad dito sa Luzon. For Metro Manila, temperatures maglalaro mula 22 to 33 degrees Celsius, 15 to 26 naman para sa Baguio City, and 23 to 32 degrees Celsius naman para sa Legazpi City. Gayun din po sa mga piling syudad dito sa Visayas, magpapatuloy pa rin yung mainit at malinsahang panahon. May mga tsansa pa rin na mga pulo-pulo mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog hanggang sa darating na Sabado po yan. Temperatura sa Metro Cebu, maglalaro mula 25 to 31 degrees Celsius, 25 to 32 naman sa Iloilo, at sa Tacloban, maglalaro mula 24 to 31 degrees Celsius. Gayun din, sa mga piling syudad dito sa Mindanao, magpapatuloy yung mainit at maalinsangang panahon, liban na lamang yung mga tsansang isolated rain showers or thunderstorms, kadalasan sa hapon o sa gabi hanggang sa darating na weekend po yan. Temperatura sa Metro Davao, maglalaro mula 24 to 33 degrees Celsius, Cagayan de Oro 24 to 31, at sa Zamboanga naman 25 to 34 degrees Celsius. Ngayong umaga, si Haring Araw ay sisikat ng 6:18 a.m. at lulubog mamaya ng 6:02 sa hapon. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts at ang aming website, pagasa.ust.gov.ph. Yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay, ang ating Sincerity Cafe and Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan at dalawa naman sa Quezon City. Ang ating mga telephone number ay 8241-9990 and 8241-9972 para sa inyong mga catering. Baka gusto nyo po magpa-deliver. Apakasarap ng mga ang pinaka number one dyan na masarap po sa Sincerity ay ang Kalan Chicken. Ang paborito ko dyan ay Oysters Cake, di ba? 1956 pa ng itayo ng Pamilya Uy ang naturang Sincerity Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan tulad ng 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din tayo sa 238 Banawi Center, Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. At kung kayo na may matutungo dito sa Lucky China Town Mall, ay yan, nasa ground floor ng Binondo, Manila. Meron din sa Unit 2, 285 Guevara Street, Corner Hardboard Street, Little Baguio, San Juan. Matungo naman kayo sa Robinson's Magnolia, Express Sincerity rin po ang naririyan. At ang SM Mega Mall sa Quezon City. Is it yummy?
Family Pack ang inyong absolute pure distilled drinking water. I love this water. Ayan ang ating absolute pure distilled drinking water. May pang pamilya na, may pang sports pa, at pang personal. At para naman sa ating flag carrier ng Pilipinas, andyan po ang ating Philippine Airlines. Ayan, gustong-gusto pong sakyan yan ang ating mga elderly kasi safe ka na, safe and sound sa pagsakay at pagbaba ng ating flag carrier. Walang iba kundi ang ating Philippine Airlines. Okay, balik tayo sa ating programa. Tingnan pa rin natin ang ating mga kakalsadahan. Mga napapansin nyo ba walang traffic, no? Medyo may konting pagbagal lang sa Mindanao Toll Plaza. Pero nothing to worry, no? Medyo passable pa rin naman kahit papaano. Andyan pa rin naman ang ating mga kapirahan for today. At tingnan naman natin ang trabaho. Trabaho patrol. Ayan, nangangailangan for urgent hiring po ng iQuest pa Taiwan. They need 200 factory workers. Monthly salary ay 27,478 New Taiwan Dollar. Employer, ayan. Standard education, ayan, standard college education daw ang kailangan. Especially mga engineering courses related to electronics and technology, electrical, mechanical, computer science, and information related in field is an advantage. Para sa mga newly graduate or the same mentioned fields are welcome and encouraged to apply. 2-year course in vocational graduate or college level is also preferably work experience in semiconductor, packaging, and testing factory is a plus. Essential requirement, kailangan po nila ng mga resume, valid passport, UMID ID, or UMID certificate. National ID, UMID is not available. Voter certificate, ayan, issued 2023 or 2024. Diploma or term of reference at birth certificate galing sa PSA. How to apply? Ayan po, apply now para sa i-scan QR code. EQ, okay? At pwede nyo buksan ang kanilang www.eqmanpower.ph. It's www.facebook.com/iQuest.manpower. May opisina rin po sila sa Manila. Ito ay matatagpuan sa Unit 302 hanggang 305 sa 410 Barreb Mansion, 1679A Mabini Corner, Malabar Street, Malate, Manila. Meron din sila sa Galaxy Prime Building sa Tapwak District, Dagupan City. Nasa second floor po ito ng Pangasinan. Ito nangangailangan ng mga operators, 10 ang kailangan nila. Production tech, ayan, 10 din po ang kailangan nila. Agrarian RB, ang kailangan nila ay mga vocational graduate na may taas na 160 cm, at least 2 years experience in manufacturing industry, automotive parts, knowledge in SMT, PLC machines, good communication skills. Ayan. No walk-in applicants is accepted. They will also call you kapag qualified applicants po kayo for interview. For the categories, you may email your detailed resume and passport copy to perido4hungary@gmail.com with email subject at ano ang inyong posisyon na ina-applyan.
naman papulan, di ba? Offer contemporary surface protection and scaffolding services for shipbuilding, ship repair yard, and steel construction site. Additional engage in offshore steel project for the offshore wind, or oil and gas industry. Blaster painters ang kailangan nila at industrial painters. Please include the following in your CV: materials used for blasting, type of paint you use, classes that were blasted, type of abrasive materials used. Skills desired practice in the area of a new and repair activity and the following: sa ship, full range, hull, interior, and including tanks. Industrial construction and building, kailangan storage tank at bridge, etc. With practice in blasting of offshore, subsea, construction type, at wind energy sector. EIT Inspection Consultancy Services, Norway. Ito naman sa Norway ba to? They were looking for design engineers currently in the Philippines or overseas. Agency to? Senior Piping Engineering Designers. Senior Instrumentation and Control Engineer Designers. Kailangan din nila ng Senior Structural Engineers Designers. Senior Electrical Engineers. Ang dami ha. O ano? Ano susunod? Next natin. Senior Automation Engineer. Senior Process Engineer. Ayan. Ano pa? Ano pa mga kailangan? Dami. Senior Pipe Stress Engineer. Senior Telecom Engineers. Requirement prepared with experience in Norwegian oil and gas project. At least 10 years experience in oil and gas engineering / design. Consistent experience within oil and gas project like offshore platform, FPSO, GOSP, refineries, and petrochemical LNG and subsea. Yan, you can apply those job orders or job description. Apply to arms.lbsrecruitment.com.ph. Send your updated CV to apply.msd@e/recruitment.com.ph. Ayan po ha, pwede kayo pumunta doon sa LBS Recruitment Solution Corporation sa Gochanco Building, TM Calao Street, Corner MY Orosa Street, Ermita, Manila. Ang Renzol ay nangangalangan ng 300 welders. May trade test in JNE Manila Electrical Services, February po. Ito, 19, 20, 21, 22, 23, 24, and 26. Ano itong ano na to? Sabi San Marcelino? 946 Remedios Street Corner, San Marcelino Street. Ayan. Job opportunity in Russia. Ayan, pwede ka na dito, ano, Russia. Ayan, kailangan nila ng mga Recon's Heavy Industries. Ayan. Job qualification proven. Experience in 11-9 alloy carbon steel. Stainless steel, ER electrode. Local experience is accepted. Original passport is required during trade test. Must possess related WQT and WQP / ID. And yun, ID. RHI can offer at least $5 per day. Per hour pala. $5 per hour. Apply now and join the line up for your trade test. Send your resume, yan po, ani@rensol.com, almer@rensol.com, seiji@rensol.com. Wala pong placement fee, no processing fee, no salary deduction. Ito po ay matatagpuan sa 305 and 309 3rd Floor Panorama Building, 825 EDSA Barangay South Triangle, 1103 Quezon City. Next natin, job fair. Oh,
may job fair na tinatawag sila. Yan. Saan ba? Ang job fair nito ay doon sa inyo ng Rotary District 3860. Create Hope in the World in partnership with NCC Malbipi. Ano may mga susunod yan? Dolly to. Alam ko. Yung iba hindi ko nakita. Hindi ko makita. Ayan. Partner Employers, LTCP Nakel Holding Incorporated, Mayor Summit Construction Co., Malagos Garden Resort Incorporated, Tele Philippines Incorporated, North Bank Holding Corporation, RDL Pharmaceutical Laboratory, Philippines 7 Corp., Sonic Sales and Distribution Incorporated, Poroco Industry Corporation, and Panhua Group. Andiyan din ang Mondesi Nissan Corporation, International Pharmaceutical Incorporation, Technical Techno Trade Resources Incorporation, 611 Global Services and Solution Incorporated, Concentrix CBG Philippines, Wilcon Depot, RL Castaneda Realty and Management Corporation, Ace Hardware Philippines, and LDR Realty. Ayan. Ayan po yung mga partner nila, ha? Okay, Overseas Placement International Service Corporation. Ayan po yung mga kasali doon sa job fair. Ang East-West Placement Service Center, Smart Asia International, Magsaysay Maritime Corporation, IPAMS, ayan, Industrial Personnel and Management Services Incorporated, Silver Skilled Management Corporation, Jake International Manpower Services Incorporation, LRC Manpower Agency, Al Asal Manpower Incorporated, Age International Gulf Employment Company. So, scan to register. Dito po, scan po ninyo to. Okay, asan ang i-scan nila? Hindi makita. Ayan. At syempre, they need also 100 female cleaners sa Saudi Arabia. Pwede kayong pumunta sa Delta Vier Overseas Job Placement and General Services Incorporated. Ito ay matatagpuan sa Pasay, Unit 2D, Second Floor, Miramonte Building, 53 Senator Hill, Puyat Avenue, Corner, Ross Boulevard, Pasay City. Ang landmark nila is Camel Appliance, Buendia, Pasay City, next to Shell Gas Station, Buendia. The owner, Margie Socorro Sakote. Contact number, positive 639-276-78-7454. So, ang job fair ay magsisimula kailan ulit? Patingin nga uli natin yung job fair. Ayan. Ang job fair ay February 24. Tama? Kailan yon? Sa? Sabado. So yan ang Rotary District 3860 in partnership with different like Dole, nandiyan na yan ano. At meron pong job fair na gaganapin sa Atrium NCC Mall BP Bahada, Davao City pala. Nasa Davao City pala ito gaganapin. Kung sino yung mga taga Davao ano? 3860 po ang Rotary District nila. Okay. Ayan pa rin ang ating kakalsadahan. Wala pa rin masyadong traffic sa EDSA ang makita. Okay, at syempre po ito yung likod Feni Codemo para sa ating balitang halian sa araw na ito. See you mamaya po ulit. Bye-bye.